mula pagkabata ni Nathan ay panaygalit na lamang ang nararanasan niya kay Sophia. Galit na hindi niya naiintindihan. Subalit, likas itong mabait at puno ng pagmamahal mula sa kanyang itinuturing na ina na si Aling Shuning ay napapalampas niya lahat ang hindi magandang pakikitungo sa kanya ni Sophia. Magsisimula ang kwento habang ito ay nagdidilig ng mga halaman sa malaking bahay ni Sophia. At ngayon, mga kaibigan, narito ang unang yugto ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Jonathan! Jonathan! Ma'am? Hali ka ganito? Ano po yun, ma'am? Bingi ka ba? Ho. Kanina ba kita tinatawag? Pero hindi ka sumasagot. Bingi ka ba? O sadyang nagbibingi-bingihan ka lang? Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga narinig na tinatawag ninyo ako eh. At sasagot ka pa? Buksan mo ang gate! Opo, ma'am. Dalit mo! Oh, saan ka pupunta? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na buksan mo ang gate? Opo, papatayin ko lang po yung tubig para hindi po masaya. Ang utos ko ang sundin mo at hindi ang sarili mong kagustuhan. Sige na, buksan mo na ang gate. Opo, ma'am. Oh, saan ka na naman pupunta? Sa may gate po. Bubuksan ko na po ang gate. At ang ibig mo palang sabihin ay iiwanan mo na naka-switch itong tubig? Sasayangin mo ang tubig? Ha? Palimbasa, hindi ikaw ang nagbabayad ng tubig. Kaya kahit masayang ay okay lang. Yun nga pong sinasabi ko sa inyo. Ah, nangangatwiran ka pa. Sige na, patayin mo ng tubig sa kamubuksan ang gate. Naku! Umagang-umaga. Pinapahayblan mo akong bata ka. Sige na, buksan mo na gate. Dalian mo! Ano ba ang ginawa mo? At umagang-umaga nagagalit na naman sa'yo si Ma'am Sophia. Hindi ko nga po alam, inang didilig lang naman ako ng mga halaman nang bigla niya akong tinawag at galit na. Ay, naku iyo. Pagpasensyahan mo na si Ma'am. Mainit naman siguro ang ulo niya. Lagi namang mainit ang ulo niya pag ako ang kaharap eh. Hindi ko nga siya naiintindihan. Wala akong ginawang tama. Labo talaga ni Ma'am. Sala sa init, sala sa lamig. Shhh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka, pagalitan ka na naman. Umalis na nga ho siya, inang. Tayong dalawa lang narito sa bahay. Sige, kumain ka na kung ganun. Para matulungan mo na ako na mamalingke mamaya. Yaya, may dumating na ba na mga deliveries? Ay, opo, ma'am. Tulad ng sinabi mo, dalawa lamang ang pinaiwan ko dito. At ang mga iba ay pinadiretso ko na sa bodega. Mabuti kung ganun. Sige pala. Si Jonathan, kumain na ba? Opo, katatapos lang po niya. Anong ginagawa niya?
Baka po nagre-review na siya dahil may exam daw siya bukas eh. Oh, sige. Pinainom mo na ba siya ng gatas? Dinalahan ko siya kanina pero ayaw inumin eh. Bakit? Malaki na raw siya. Kaya ayaw na niyang... At sinunod mo na ba na gusto? Ano ka ba naman, Yaya? Hinahayaan mong gusto niya ang masunod. Tawagin mo siya. Sophia, huwag mo naman sanang pagalitan ang bata dahil... Jonathan! Jonathan! Sophia, huwag mong pagalitan ang bata dahil nag-aaral. Jonathan! Jonathan! Ma'am, bakit po? Ang tikas talaga ng ulo mo! Bakit ayaw mong sundin ang sinasabi ng Yayo Shuning mo, ha? Bakit? Na ano po, ma'am? At nagmama ang maangan ka pa. Uli-uli. Pag may sinabi sa'yo si Yayo Shuning, sundin mo, ha? Opo. At iiyak ka pa. Kalalaki mong tao, iiyak ka? Ano ka? Bakla? Hindi po. Ano? Iinom ka ng gatas o hindi? Iinom na po. Hinahamon mo ba talaga ako, ha? Ikaw na nga itong pinapainom ng gatas. Ayaw mo pa. Yaya! Yaya! Opo, andyan na po, ma'am. Nagtimpla na ako ng gatas para kay Jonathan. O, Jonathan, inumin mo na itong gatas at matulog ka ng maaga. Dahil maaga pa ang pasok mo bukas. Inumin mo yung gatas na ipinapainom sa'yo, ha? Pagkatapos, ay hugasan mo yung baso na pinag-inuman mo. Anak, umiiyak ka ba? Hindi ho. Anong hindi? Naririnig kitang humihigbi. Naisip ko lang kasi, siguro may mga magulang ako. Hindi ako basta mapagalitan ni Ma'am Sophia kasi may magulang ako na magtatanggol sa akin. Ikaw naman kasi, sinabi ko na sa'yong inumin mo yung gatas. Ayaw mong inumin. Kasi hindi ko na gustang lasa eh. Bakit kasi nagkikialam si ma'am? Shhh! Huwag ka kang magsalita ng kanyan. Baka marinig ka. Ano kaya kung aalis na lang ako dito? Ano? At saan ka naman pupunta kung aalis ka? Kahit saan. Basta malayo lamang ako kay Ma'am Sophia. Jonathan, kung aalis ka dito, sa poder ni Ma'am Sophia, matutulad ka sa mga batang kalye. Walang makain, kaya naghahalungkat na lamang ng mga pagkain sa mga basura. O kaya naman ay namamalimos dahil walang matinong tirahan. At higit sa lahat, hindi nag-aaral. Kaysa naman sa ganito, wala nang araw at oras na nakikita ko ni Ma'am na hindi siya nagagalit sa akin. Tulad ng madalas kong sinasabi sa'yo, pagtiisan mo lamang ang mga galit sa'yo ni Ma'am Sophia. Pero hanggang ngayon ako magtitiis. Hindi ka naman sinasaktan ni Ma'am Sophia, hindi ba? Pinapakain ka, pinapainom ka pa ng gatas bago ka matulog. May maganda kang tirahan, malaki pa. At higit sa lahat ay pinag-aaral ka. Sana nga, makakapagtiis pa ako. Huwag mo na lamang intindihin ang galit sa'yo ni Ma'am. Ang importante ay may maganda kang kinabukasan na naghihintay sa'yo dahil makapag-aaral ka habang naririto ka.
binabati kita, iho. Sa wakas, ay natapos ka na ng high school. Congratulations, Nathan. Salamat. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na, umuwi na tayo. Inang naman eh. Hindi pa pwedeng kumain muna tayo sa labas. Blowout sa akin. Ay, talagang may blowout ako sa'yo. Pero nasa bahay. Oh, anong ibig ninyong sabihin na nasa bahay? May handa sa bahay. Kaya doon na lamang tayo kumain. Bahay? Saan bahay? May bahay ho ba tayo? Akala ko wala kayong bahay, kaya kayo nagtitiis sa bahay. Oo, iho. Graduation mo ngayon. Dapat sa'yo ay nagsasaya. O Tina, uwi na tayo. Pero inang, pagod na kayo kung magluluto pa kayo. Hindi na ako magluluto. Dahil luto na ang mga pagkain. Kakain na lamang tayo. Pag uwi natin. Pinaluto ninyo, kinabunday? Hindi ako nasasarapan sa luto niya eh. Ay, hindi sa bahay ni Luto, kundi sa mamahaling restoran. Para tiyak na magugustuhan mo. Talaga po? Nag-order kayo sa mamahaling restoran? Oo naman. Regalo ni Ma'am sa'yo. Ho? Regalo ni Ma'am? Ay, ang ibig kong sabihin eh, regalo ko sa'yo. Kaya Tina, uwi na tayo habang mainit pa ang pagkain. Ngayong magkukuleho ka na, anong kursong gusto mong kunin? Pinag-iisipan ko pa, Papa. Alam mo, alam ko kung anong magandang kursong nababagay sa iyo, anak. Eh, ano po, Papa? Palagay ko eh, abuga siya ang bagay sa iyo kasi napakahilig mong makipag-argumento. Naku, ang Papa naman. Kala ko kung ano nang isasuggest na kurso ko. Yun pala, aasarin lang ako. O, hindi ba? Ako nga, walang panalo sa'yo eh. Ayoko nga ng abugasiya. Baka maputi na ang buhok ko, hindi pa ako natatapos. O, eh, bakit naman? Papa, alam mong mahina ako sa memorization eh. Tapos magmemorize ako ng napakaraming batas. Ang gusto ko ay business administration, Papa. Dahil plano kong magtayo ng sarili kong negosyo. Sarap ah. Ay, nagustuhan mo ba, anak? Oo, hindi ko nang nagustuhan, Inang. Appreciated ko pa. Mahal talaga ako ng Inang. Ay, siyempre naman. O sige, kumain kayo ng kumain. O Mabel, kain ka lang. Oo, tataba ako nito ah. Dapat lang, no? Kasi payatot mo. Asya nga pala, Inang. Kumain na rin ho kayo. Ay, oo. Huwag ninyo ako ang alalahanin. Kumain lamang kayo ng kumain. Oo nga. Lahat ng paborito mo nandito na. Mayroong lechon manok paksiw, may adobo at spaghetti. May fruit salad pa. Ang sarap nito. Paborito ko ito. Yaya? Ma'am, kayo pala. Kumain po kayo. Sabihin mo sa mga kasama mo. Pagkatapos iligpit ang pinagkainan ninyo, ay pumasok na kayo sa inyong mga kwarto. Dahil may darating akong bisita, ayokong madatnan nila na maruwi pa ang kusina. Eh, opo, ma'am. At ikaw, Jonathan, sumunod ka sa akin sa sala ngayon na. Mag-uusap tayo. Thank you.
Ngayon natapos ka na ng high school. Anong plano mo? Maghanap na po siguro ako ng trabaho, ma'am. Ano? Maghanap ka ng trabaho? At anong trabaho ang mahahanap mo? Eh, high school graduate ka pala. Eh, kahit ano na lang po para hindi na mahirapan si inang. Anong para hindi na mahirapan ang inang mo eh? Ako naman ang nagpapaanon sa'yo. Eh, ma'am. Gusto ko na kasing pahintuin si inang sa pagtatrabaho para naman... Nakagraduate ka lang ng high school. Eh, nagmamalaki ka na. Eh, hindi po yun ang ibig kong sabihin, ma'am. Matanda na po kasi si inang. Gusto ko na rin sana siyang magpahinga. At saan kayo titira? Hindi mo ba alam na walang bahay ang inang mo? Yaya! Yaya! Ah, ma'am! Ah, ma'am, wala pong alam si inang sa plano ko. Ano bang sinasabi nitong si Jonathan? Naaalis na raw kayo dito sa bahay? Ho? Ma'am Sophia, ako lamang po ang may plano nun. Hindi pa po alam ni inang ang pinaplano ko. Bakit? Pag umalis kayo dito, may matitiran ba kayo? At saan kayo titira? Yaya, kausapin mo ang Jonathan dito at hindi niya nalalaban ang sinasabi. Ano ba kasi ang sinabi mo, anak? Bakit galit na naman si Ma'am Sophia? Parang hindi na kayo nasanay sa kanya. Wala namang araw na hindi nagagalit pagkaharap ako eh. Anak, hindi ka pa rin ba nasasanay sa ugali niya hanggang gayon? Mabait naman si Ma'am. May mabait mo bang matapobre? Matapobre? Si Ma'am Sophia, matapobre ka mo? Oo, inang. Sinabi ko lang naaalis na tayo dito eh. Kung ano nang tinatanong. Kesyo laro tayong bahay. Kesyo saan tayo titira? Nakala mo kung umalis tayo sa bahay na ito, hindi na tayo mabubuhay? Hindi naman matapobre si Ma'am Sophia. Tama lang naman ang sinabi niya sa'yo. Dahil saan nga ba tayo titira kung umalis tayo dito? Pero inang, hindi naman ang problema yun eh. Kaya nga po ako maghanap ng trabaho para magkapera tayo at mayroon tayong pagkukunan ng ibabayad natin sa renta ng bahay. Pero anak, wala ka pang trabaho. Wala ka pa ring ipon. Saan tayo kukuha ng pambayad sa renta ng bahay? Ng pagkain pa natin at iba pang kailangan natin tulad ng tubig at kuryente. Ang lagi ba niyan, inang eh? Habang buhay na kayong magpapaalila kay Ma'am Sophia? Eh, anak, ang totoo niyan eh, napamahal na rin sa akin si Ma'am Sophia. Hindi ko siya basta-basta maiiwan dahil nga halos dito na ako tumanda. Oh. Hindi ko pa ba naikukwento sa'yo na bata pa yung si Ma'am Sophia ay naririto na ako sa bahay nila. Kaya nga yaya ang tawag sa akin hanggang ngayon dahil ako ang nag-alaga sa kanya. Mabait si Ma'am Sophia, anak. Sa inyo siguro, mabait siya. Pero sa akin, laging galit. Na ewan kung kinagagalit sa akin. Bakit nga kaya laging galit si Sophia kay Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Emma Dalupe at sa direksyon
June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.